Pinasal sa pala ng kasong administratibo si Superintendent Hansel Marantan at 19 na iba pang pulis sa sangkot sa madugong checkpoint operation sa Timonan, Quezon. Posible para madagdagan ang kasong kanilang kakaharapin habang umuusad ang investigasyon. Saksi si Ian Cruz. Yung charges na yan ay violations of our police operational procedures. This is an administrative case. So lahat po sila nag-violate. Ito po yung very obvious violations na nakita na natin. So we are now charging them. Kasong administratibo, yan ang inirekomenda ng Internal Affairs Service ng PNP na isampa laban sa 20 pulis sa sangkot sa madugong checkpoint operation sa Timonan, Quezon. Kinakita ng mga pulis na ito ng paglabag sa protocol sa inilatag nila mga checkpoint. Isa na rito ang usapin ng jurisdiction. Ang unang checkpoint daw kasi sakop ng bayan ng Plaridel sa Quezon. Pero ang nagmando, pawang mga pulis sa Timonan. Hindi rin daw nakasuot ng tamang uniforme ang mga pulis. Katunayan, sa fact-finding report ng PNP, lumalabas na walang pulis personnel na naka-uniforme noon sa operasyon. Questionable rin daw ang komposisyon ng mga grupo ng pulis. Sa unang checkpoint kasi, apat lang ang nakapose, imbes na ang minimum komposisyon na pito. Hindi rin daw malinaw ang papel ng bawat miyembro ng team. Gaya na nakatakda sa police operational procedure. Wala rin daw marked vehicle sa pangalawang checkpoint. Habang hinihintay ang pagsisimula ng formal na pagdinig, restricted muna sa Camp Crame ang 20 pulis na ito. Kabilang sa kanila, si Police Superintendent Hansel Marantan ang nag-iisang operatibang nasugatan sa checkpoint operation sa Timonan. Kanina ay nagtungo na sa PNP General Hospital si Marantan para doon manatili matapos makalabas sa private hospital. Dumating siya na naka-private vehicle. Mag-isa siya? Hindi, may kasama naman siya nung kamag-anak. Pero voluntary ba siya? Oo, walk-in siya. Bagamat kasama naman sa rekomendasyon, hindi pa formal na pinasasampa ng administrative case ang mga nirelieve na sina dating Calabarzon Regional Director Chief Superintendent James Melad at dating Quezon Provincial Director Senior Superintendent Valeriano De Leon. If the case will be approved by the Office of the President, ay ganun din po mangyayari sa kanila. Posible rin daw madagdagan pa ang mga kasong isasampa sa mga pulis habang patuloy na gumugulong ang investigasyon ng NBI. Yung investigation na still ongoing at saka kung ano pa yung ma-identify pa ang mga offenses, depende po sa takbo ng investigation. So initial pa lang ko yun sa amin. The President instructed Secretary Laila De Lima that he wants an exhaustive report. If hindi kayang gawin, kung may kailangan pang, if there are certain witnesses who would like to testify, if there are certain pieces of evidence that need to be thrashed out or filed, or any evidence that we need to pursue, go ahead. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.